Ang Askal o Aspin, ang alam nating nag-iisang dog breed na native sa Pilipinas. Ngunit, hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng mga major dog organization sa mundo, kagaya ng American Kennel Club. Hanggang sa may nag-trending na post kamakailan sa Facebook tungkol sa isang lahi ng aso na ibang-iba ang mga katangian kumpara sa normal na Aspin. At sa Pilipinas din daw nagmula, ito ay ang aso ng gubat. Ayon sa post, ang aso ng gubat o witch dog ay matatagpuan sa probinsya ng Bukidnon at tinatayang nasa 36 na taon na. Kakaiba ang breed na aso ng gubat kumpara sa normal na Aspin. Hindi gaya ng ibang breed, hindi ito nakikipagtalik sa ibang breed ng aso. Kusa rin natatanggal ang mga kuko nito at sobrang taas tumalon. Ilan lang ito sa mga katangian ng aso ng gubat. Pero sa Pilipinas, may isa pang breed ng aso na marahil ay hindi mo pa naririnig. Ang Manilla Spaniel. Pero bago natin yan ipagpatuloy, at kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka pa sa mga ganitong topic, ay huwag kalimutang pindutin na subscription button at notification bell para lagi kayong updated. Pumukaw sa aking atensyon ang isang article na nakita ko sa internet mula sa site ng flipscience.ph at na-publish noong 2020 ni Sir Michael Angelo Francisco. Ang nasa larawan na ito ay si Archer, isang maliit na uri ng aso na may makapal na balahibo at tila isang basahan. May iahalin tulad natin ito sa dog breed na Commodore ng Hungary. Ngunit, di gaya ng Commodore, ang Manilla Spaniel ay may maikli at matabang mga paa. Mahahaba din at kulot ang mga balahibo nito na parang naka-dreadlocks at mistulang pamunas ng sahig kung titingnan. At ang mga balahibo ay nakatakip sa mga naglalakihang mga mata. Ngunit, ano nga ba ang Manilla Spaniel? At bakit hindi pa tayo nakakakita o nakakarinig man lang ng tungkol dito sa buong buhay natin? Sa totoo, ang lahi ng Manilla Spaniel ay misteryosong naglaho na at tuluyan na itong nalimutan lalo na sa Pilipinas. Hanggang sa may nagpost tungkol sa impormasyon tungkol sa Manilla Spaniel. Halos lahat ng mga impormasyon tungkol sa breed na ito ay nagmula kay Dr. Desmond Morris, ang orihinal na may akda ng post sa isang Facebook page. Si Dr. Morris ay isang kilalang tao sa larangan ng zoology, ethology, at human sociobiology. Kagaya natin lahat, si Dr. Morris ay humanga, subalit naguguluhan sa misteryosong breed na ito. Ayon sa kanya, noong nasa Maynila siya, sinubukan niyang subaybayan ang Manilla Spaniel. Ngunit sa kasamaang palad, tila naglaho na ang mga ito. Ayon sa kanyang libro na Dogs, The Ultimate Dictionary of Over 1,000 Dog Breeds noong 2001. Inilarawan ni Dr. Morris ang Manilla Spaniel bilang isang toy dog at ipinangalan kasunod sa kabisera ng Pilipinas na Manila. Nailarawan ito bilang mabilis matuto, may disiplina, sobrang tapat at may mahabang buhay. Ang Manilla Spaniel ay naging popular na alaga ng mga Pilipino noong kalagitnaan ng 19th century hanggang sa simula ng 20th century. Noong unang panahon, naging mataas ang halaga ng Manilla Spaniel kumpara sa ibang maliliit na breed ng aso. At ine-export pa ang mga ito sa ibang parte ng mundo sa pamamagitan ng mga barkong pangalakal. Ipinapalit ang mga ito sa mga mamahaling uri ng mga kalakal. Dagdag pa ni Dr. Morris, may mga pagkakahawig ito sa Bichon Frise ng Spain at ng France, Havanis ng Cuba at Coton de Tulier ng Madagascar. Batay sa mga impormasyon sa aklat ni Dr. Morris, mas nahahawig daw ito sa Bichon na halos kapareho ng Maltese. Ngunit
malaki at sinasabing tumitimbang ng halos 16 pounds o 7 kilo. Maraming mga records ang nagpapatunay at nasulat tungkol sa pagkakaroon ng lahi na ito. Ayon sa English painter na si Robert Ells, na may akda ng librong Sketchers Tour Round the World noong 1854, ang Manila ay sikat sa maliliit na puting aso, isang uri ng maliit na poodle, pero mas maganda naman kumpara sa mga aso na Maltese. Marami din tricks ang kaya nitong gawin, pero sobrang sensitibo at hindi kayang magtagal sa malamig na panahon. Samantala, si Robert McMaking, isang Britong mangangalakal na pumunta sa Pilipinas noong kalagitnaan ng 1800s, ay may masigit na pagsasalarawan tungkol sa Manila Spaniel na nasa kanyang librong Recollections of Manila and the Philippines noong 1848, 1849, at 1850. May isang uri ng lahi ng aso sa Manila bukod sa mga asong kalye, isang uri ng poodle na mga kababaihan na may mahaba at malasot lang puting mga buhok. Meron silang mga pino mga balahibo, dahilan upang maging paborito sila. Nabanggit din niya na sobrang masela ng Manila Spaniel at kakaunti lang sa kanila ang kayang makaligtas sa paglalayag sa dagat. At lahat ng pinadala ni McMaking mula sa Manila patungong sa ibang lugar ay namatay bago pa makarating sa kanilang mga destinasyon. Sa kabila ng maayos na pag-iingat, maraming Manila Spaniel ang namatay sa kanilang mahabang paglalakbay sa dagat dahil sa stress, malnutrisyon, at mahinang kalinisan. Sa kanyang librong Dogs of the British Isles, ang sport writer na si John Henry Walsh ay nagkwento tungkol sa isang mastiff breeder na nagngangalang Mr. Loki. Noong 1841, bumili siya at nag-import ng isang pares ng Manila Spaniel bilang pangregalo sa reyna. Sa kasamaang palad, sa kasagsagan ng paglalakbay, ang mga kawawang aso ay unti-unting nanghina. Kaya naman hindi na ito naibigay sa reyna. Sa isang issue ng British magazine na Country Life noong August 28, 1897, naikwento ang istorya ni Miss Pidgeley na sinasabing nagsisikap bumuo ng isang kennel ng Manila Spaniel sa England. Sa katunayan, si Pidgeley pala ang talagang may-ari kay Archer na naglalarawan sa kanya bilang isang napakalusog na aso at Telemay hindi gumawa ng gulo sa bahay. Meron din siyang kapareha na si Tina na nabuhay ng 18 taon. Ang kuha na ito ni Archer ay marahil ilan lang o kung hindi man ay ang nag-iisang kumpirmadong litrato ng Manila Spaniel na nailathala. Mayroon ding katibayan na nakarating ang lahi nito sa Australia. Noong 1863, nagpalabas ang Sydney Morning Herald ng isang palatastas para sa isang G. Walter Bradley na nagsusubasta ng 4 na napakagandang Manila Spaniels. Pagkalipas ng 5 taon, nagprint ang Melbourne ng isang ad na nag-aalok ng reward sa kung sino ang makakapagpabalik ng isang nawawalang black and white na Manila Spaniel. Malinaw na isa itong kamangha-mangha at kaakit-akit na breed at hindi ko maintindihan kung bakit ito naglaho. Ito ang sabi ni Dr. Morris. Iminungkahi pa niya na magpalabas ng mga anunsyo sa mga lokal na pahayagan sa pag-asang makakahanap pa ng ilan sa kanila at dapat itong buhayin bilang isang Filipino breed. Siyempre, ito ay nag-iiwan ng isang malaking tanong. Bakit nawala ang Manila Spaniel? Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit ito naubos ay dahil sa sobrang sensitibo ng Manila Spaniel sa klima. Bihira sa kanila ang tumatagal sa sobrang lamig at maging sa mainit na panahon. Ayon naman kay Dr. Ibarra Ariel Poliquet, isang veterinarian, ang lahi ng isang aso ay naglalaho kung ang isang Manila Spaniel na lalaki ay hindi makakapagpalahi sa isa pang purebred. Ang nakakalungkot, ang Manila Spaniel ay sinasabing hindi tinatanggap na purong lahi. Maging ang Philippine Canine Club Incorporated o PCCI at ang pinakarespetadong registering body para sa mga purebred na aso sa bansa, ang Manila Spaniel ay wala sa kanilang official na listahan ng mga purong lahi ng aso.
Sana kahit isang alaala na lang ang lahi ng Manilla Spaniel ngayon. Magsilbi sana itong aral na dapat nating ingatan at mahalin ang alaga nating mga aso. May lahi man ito o maging isang ordinaryong aso lang.